Magandang gabi po and happy Sabbath sa ating lahat. Okay, magandang gabi din po sa aming mga kaibigan na nanonood po sa ating FB Live. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po yumuko upang humingi ng panalangin sa ating Panginoon. O Diyos sa makapangyarihan, maraming salamat Ama sa inyong kabutihan sa amin sa buong sanlinggo na kami ay binalik ninyo na malusog, masaya at handang magpagamit sa inyong gawain, Ama. O Diyos, samahan niyo po ang buhat sa amin, lalo na po ang mga kapatiran. At ang awitin namin, Panginoon, ay makakapuri at mapagsamba sa inyo, Panginoon. Ito po ang samutiling sa inyo, in Jesus' name, Amen. Para po sa ating songs inspiration, awitin po natin ang Worthy, Worthy is the Lamb. Hymn number 133. Sa ating opening song, awitin natin po ang O Day of Rest and Gladness. Hymn number 259. Tayo po tayong lahat. Most beautiful, most bright.
Kayo po'y lumuhod para sa ating panalangin. O dakila at mapagmahal namin Diyos, ikaw ay pinapasalamata namin at pinupuri sa gabing ito sapagkat kami po inyong tinipon at dinala sa bahay sambahang ito upang ikaw ay aming parangalan maitaas sa aming, sa pamamagitan ng aming pagsamba, Panginoon. Ngayong gabi ay gabayan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po sa aming speaker na siya po'y magbibigay ng buhay na inyong banal na salita sa pamamagitan ng Book of Daniel. Hiniling ko po, Diyos, sa inyong banal na espiritu na pumarito sa aming talagitnaan upang ang bawat isa sa amin ay magkakaroon ng karunungan o kaalaman na magkaroon ng pag-intindi sa inyong mga banal na propesya. Salamat o Diyos sa gabing ito na patuloy mo ginagabayan ang inyong mga lingkod, lalo na sa mga kapatid na papunta pa dito sa Balay Sambahan. Sila po ay makarating ng maluwalhati. At salamat din, Panginoon, sa araw ng Sabat na patuloy mo ipinagkaloob mo po sa amin. Patawarin mo kami kung saan po kami ay nagkasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpala at masayang Sabado sa inyong lahat, mga kapatid. Happy Sabat sa inyong lahat. Ganun din po sa aming mga tagapakinig at mga kapatid na at mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay sa aming worship. Tapos puso po namin kayong binabati ng happy and holy Sabbath saan man po kayo naroon. Mga kapatid, baka pwede pong usog raw tayo dito paharap para makaminos tayo raw sa electric pan o sa kuryente. Maraming salamat po. Kamusta po kayo, mga kapatid? Mas mabuti. Opo, yun ang tamang sagot raw. Kung mabuti ang ating karamdaman ngayon, mas mabuti kapag dumating yung araw ng Sabat. Pero napakainit talaga, mga kapatid, no? Ang tagapagsalita natin ay sa katauhan po ni Sister Rod Gallego. At ko, basa, tayo po'y pinangunahan sa ating chorister, mga kapatid ko, ang mag-inang Sister Rose at Sister Sophia. At sa ating paunang panalangin, pinangunahan po tayo ni Elder Consil Kalatagan. At sa ating message in song, mga kapatid ko, siya ay... Mula nang ako'y maglingkod sa'yo, ang maglingkod sa'yo, Panginoon. Wala kang ang katulad kahit pa ang buong mundo. Nais kong ipapo, malaya na akong makakatawa, makakahili sa pangalan mo. Kaya'y kay gandang maglingkod sa'yo, Panginoon. Wala kang ang katulad kahit pa ang buong mundo. Nais kong ipabatid sa iyo, O Diyos. Hawakan mo sa banal mong kamay.
ang buhay ko. Ayaw kay gandang maglingkod sa'yo, Panginoon. Wala kang ang katulad kahit pa ang buong mundo. Nais kong ipabatid sa iyo, O Diyos. Hawakan mo sa banal mong kamay ang buhay ko. Ang buhay ko. Ang buhay ko. Tunay na kay gandang maglingkod sa ating Panginoon, ano mga kapatid. Nakakatuwa na si Sister Vivian ay talagang active na active. Mga future leader ng Manuyo Dos yan, ano mga kapatid. Kaya kami ni Brother Conceal, may assignment kasi kami sa IICD. So magbibigay, maghahanap kami ng 30 katao na sasagot ng spiritual gifts. Ayan, si Brother Melfred. So, ibibigay daw namin yon sa mga officers ng church. Yung mga bago, para malaman natin kung ano talaga yung spiritual gifts natin. Ano? Kaya, one of this, isang Sabado mga kapatid, yung 13 katao na yon ay gagather lang tayo para sagutan natin yung spiritual gifts. Ano, mga kapatid? Tayo po ay magpapatuloy sa Daniel 6. At ito po ang katapusan ng aking pong ng pag-aaral natin ng chapter na ito. Ang susunod ay si Brother Ricky, chapter 7. Ano? Yan. So, natapos natin yung Daniel 6 verses 1 to 18. Dahil ngayon po ay tatapusin ko, kaya umpisan ko na mga kapatid, no? So, ang ating itatakil ngayon is from Daniel 6 verses 19 to 28. Brother Sam, meron ka bang Tagalog na Bible dyan? Walang Tagalog? Okay. O, dahil hindi ko po talaga inilagay doon, tayo ay magbabasa. May Biblia po kayong dala? Tagalog. Tagalog po ang gagamitin kong talata. No. So, Daniel 6 verses 19 to 22 muna tayo mga kapatid. Ito po ay merong title na Deliverance. Although, napaka-igsit niya lang, no? 19, 20, 21, 22. 4 verses lang. Pero ito yung pinaka-sentro ng buong chapter na ito. Itong verses 19 to 22. Ano po ba ang sinasabi dito? Buksan natin ang ating mga Bible. Daniel 6 verses 19 to 22. Babasahin ko po sa Tagalog. Nang magkagayoy, bumangong maagang maaga ang hari at naparoon na madali sa yungib ng mga leon. So, bumangon ang hari ng ano? Maagang maaga. No? Tandaan po natin yung maagang maaga. At nang siya'y lumapit sa yungib kay Daniel, siya'y sumigaw ng taghoy na tinig. Ibig sabihin yung parang taghoy, yung parang paiyak, no? Parang umiiyak, Daniel, parang gano'n, no? Ikaw ba ay nandyan? Buhay ka ba? Parang gano'n, ano? Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel, O Daniel, nalingkod ng buhay na Diyos, ang iyo bagang Diyos na iyong pinaglilingkurang palagi ay makapagliligtas sa iyo sa mga leon? Verse 21, sinabi nga ni Daniel sa hari, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Napag-aralan natin last time, sinasabi yung mga customary greeting sa mga hari, ano? O King, live forever. Sa Tagalog ay, O hari, mabuhay ka magpakailanman. Kahit si Daniel ay nasa pit ng lion's den,
No? Binati niya pa rin ang hari ng customary greeting. No? Verse 22, ang Diyos ko'y, ang sabi ni Daniel ay ito, ang Diyos ko'y nagsugo ng kanyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibhasay sa harap niya ay nasumpungang ako'y walang sala at gayon din sa harap mo, o hari, wala akong ginawang kasamaan. Okay. Ngayon, i-discuss po natin yung verses 19 to 20. Kahanga-hanga ang interes ng Haring Darius sa buhay at sa kaligtasan ni Daniel. Saan ka makakita na yung hari hindi nakatulog magdamag, nag-fasting, hindi nag-request ng mga entertainment, at umagang maaga, the following day, siya ay nagpunta na. No? Wala tayong ibang makikita na ganyan, no? Pero si King Darius, ganun. So yung kanyang interest sa buhay at sa safety ni Daniel ay kahanga-hanga, mga kapatid. At dalawang beses niyang tinawag, no? Dalawang beses siyang nag-refer kung sino ang Panginoon ni Daniel. Ano ang kanyang unang sinabi? Ano, mga kapatid, natandaan nyo? Daniel na lingkod ng buhay na Diyos. So kinikilala niya na ang Diyos ni Daniel ang buhay na Diyos, unang-una. At kinikilala niya na yung buhay na Diyos ni Daniel ang makapagliligtas kay Daniel. Isang haring pagano. Pero ganun ang pagkakilala sa Diyos ni Daniel. Sino nga ang Diyos ni Daniel? Ayon kay Haring Dario, buhay na Diyos at makapagliligtas kay Daniel. Ano po, mga kapatid? Doon sa verse chapter 5, no? Doon muna tayo sa chapter 4, si Haring Nebuchadnezzar, siya din ay nagsabi, nung makita niya yung kay Daniel na na-interpret yung mga dreams niya, di ba? Ang sabi rin ni Haring Nebuchadnezzar sa chapter 4 ay pinuri niya ang Panginoon. He praised and honored Him who lives forever. Ang sabi sa Daniel 4:34. At si King Belshazzar, nung anak niya, ay sinabi naman sa Daniel 5:23, anong sinabi niya? God who holds your breath in His hand. So, itong mga paganong hari na ito, si Daniel, si Haring Nebuchadnezzar, si Haring Belshazzar, ngayon naman si Haring Dario, na ipakilala ni Daniel sa mga paganong hari na ito na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ang siyang tunay at buhay na Diyos. Ayun po ang importante nating matandaan. Ano? Sa verse 21, doon sa sinabi ko nga kanina, si Daniel ay nasa pit. O, nandoon na siya sa yungib ng mga leon. Pero nagawa niya pa rin sabihin sa hari ang customary greeting na, O King, live forever. Sabi dito ng author, itong phrase na ito ay minsan lang sinabi. At ito si Daniel ang lang nagsabi nito. Dahil nung sa panahon ni Nehemiah, siya ang yung cupbearer ni King Artaxerxes, ang sinabi niya lang ay, May the King live forever. So anong kaibahan? Nehemiah 2:23, no? Ang sabi ni Daniel sa Haring Darius, O King, live forever. Pero si Nehemiah, ang sabi niya, kay King Artaxerxes, May the King live forever. Ano po ba ang kaibahan? Ang sabi po dito ay, yung formal greeting na yon ni Daniel kay Haring Dario ay nagpapakita ng respeto na si Haring Dario ay superior sa kanya. Tsaka nagpapakita rin yon na kahit na sa panganib, yung kanyang observance nung protocol ay kanya pa rin ginagawa. Yan. Verse 22.
hindi nagdalawang isip si Daniel, no? Hindi niya sinabi sa kanya na ikaw ba ang Diyos mo bang pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa iyo, no? Hindi niya inanon sa kanya sa kanyang sarili, no? Pero ang pagbibigay niya pang puri sa Panginoon, yung credit, ay ano yon? Merong intervention. Sabi niya, yung nagpadala ng, ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay nagpadala ng kanyang anghel. No? So makikita natin sa buhay ni Daniel, from the start, from chapter 1 hanggang sa ating pinaglilingkuran, 5, lagi niyang binibigyang credit, no? Kahit sa pag-i-interpret niya ng mga dreams, ang Panginoon, ang buhay na Diyos. At yun ang maganda rin nating maging makuhang kaugalian, mga kapatid. Minsan, di ba, sa paglilingkod natin, may pumupuri sa atin, di ba, mga kapatid? Kunyari, ang ganda naman ng awit mo, kapatid. Oh, sasabihin mo, ito yung kaibahan yung bibigay ng papuri sa Panginoon. Yung mga nagbibigay ng papuri sa Panginoon, praise God, no? Praise God, ako'y ginamit ng Panginoon. Yung mga hindi nagbibigay pabalik papuri sa Panginoon, ang magiging comment, hindi nga yun ang pinaka-best ko eh. Oh, di ba? Ayan ang kaibahan. Ano? Kaya minsan, ako meron akong mga, yung pag may mga, ano to, fellowship, di ba? Karamihan sa mga fellowship, ay ano ang ginagawa natin? Awitan, di ba? Concert, ano, nagbibigay ng ano, tapos, minsan yung spirit ng parang competition, parang sabi, parang mararamdaman mo, ano ba to? Competition ba to? Spirit ba ng competition to? Dapat, gusto nating umawit, maganda ang ating pagdi-deliver ng awit, pero hindi dapat tayo ang kukuha ng praise, no? Ibabalik natin ang papuri lagi sa Panginoon. So, yun ang magandang ugali po ni Daniel. Ano po? Ang kanya ang Diyos na akin pinaglilingkuran ay nagpadala ng anghel. Sinabi niya doon, wala siya ay inosente sa harap ng kanyang Panginoon at sa iyo din, no? Sabi niya sa verse 6 to 23. Karamihan sa mga Bible characters, itong dalawang qualities na ito, yung trust in God at yung integrity ay magkasama. Gaya sa buhay ni Noah, di ba? Ang sabi sa istorya ni Noah sa Genesis 6 verses 8 to 9, siya ay Noah found favor in the eyes of the Lord, while at the same time he was a righteous and blameless person, someone who walked with God. Bakit nga ba sabi, diba sa Biblia, lahat ay nagkasala. Diba? Pero bakit sinasabi na blameless? Ibig ba sabihin ng blameless, hindi nagkasala? Kahit si Daniel, diba? Walang nakitang kamalian. So paano natin maiuugnay yung sinasabi sa Biblia na lahat ay nagkasala? Pero sinasabi naman ay blameless. At hindi nakitaan ng ano, kamalian. Sa palagay niyo mga kapatid, paano natin i-ano yan, i-coconnect, ano? Paano ba magiging blameless ang isang tao? Lahat nga nagkasala mga kapatid. Pero ang sabi rin sa atin, lahat ng nagkasala, basta lumapit sa Panginoon, nag-confess ng iyong kasalanan, he is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. So, sa harapan ng Panginoon, kapag tayo ay nag-confess at nagsisi talaga, he blot out that sin, di ba? At tayo ay masasabing blameless in the sight of God. So, yun ang iniisip ko na para mag-connect kung tama po ang aking rasyonale, ano mga kapatid. Kaya ba nating maging blameless at walang kapintasan, mga kapatid? Kaya natin sa ating panahon ngayon? Oh, tayo po makakasagot niyan, no? Okay. Verses 6, 23 to 24. Ito po ay may subtitle na Release and Doom. Oh. Merong itong rejoicing. Ito ay isang source of joy kay Haring Dario. At the same time,
it spells doom. Ito naman ay nagbibigay ng ano, ng panganib o katakutan doon sa mga enemy ni Daniel. Ano? Ang sabi sa verse 23, nang magkagayoy, natuwang mainam ang hari at ipinag-utos na kanilang isampa si Daniel mula sa yungib. Sa gayoy, isinampa si Daniel mula sa yungib at walang anumang sugat na nasumpungan sa kanya sapagkat siya'y tumiwala sa kanyang Diyos. At ang hari ay nag-utos at kanilang dinala ang mga lalaking yaon na nagsumbong laban kay Daniel at sila'y inihagis sa yungib na mga leyon. Sila ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa. At ang leyon ay nanaig sa kanila at pinagwaray-waray ang lahat ng kanilang buto bago sila dumating sa kaloob-looban ng yungib. Ibig sabihin, dun pa lang sa mouth ng yungib, ay ano, nilapat na sila ng leyon, mga leyon. Pero, eto mga kapatid, no? Yung joy, source of great joy, ay doon kay Haring Dario. No? Ito yung climax ng positive attitude ng isang hari sa kanyang faithful servant. Oh. Sa ating mga ano, sa ating mga trabaho, yung mga boss din kaya natin ay matutuwa sa atin ano. Pag may nangyari kaya sa atin, magwo-worry ba yung talaga sa atin ang mga boss natin? Oh, hayaan lang siya diyan, 'di ba? Minsan naisip niyo ba 'yan sa course ng ating duty bilang mga nagtatrabaho sa ibang tao? Pag may nangyari bang masama sa atin, hayaan ka na lang o magiging mababagabag din ang ating boss at magkakaroon sa ng worry sa atin, ano? Yan. Pero ito naman ay sabi nga ito ay isang doom sa kanyang mga enemy. Sasabihin natin, bakit naman ganoon ang Panginoon? Bakit kailangan ang nagkasala lang naman yung mga satrap? Bakit kailangan yung kanyang anak, mga anak? Bakit kasama ang mga asawa? No. Bakit kailangan ihulog sa pit ng leon? Ano nga ba ang dahilan, mga kapatid? Merong prinsipyo po na yung measure for measure na sinasabi. Ito po yung sinasabing corporate type of punishment na punishment na common sa mga societies. Na yung mga bonds daw, yung family bonds are very strong. Makikita natin doon sa Deuteronomy, hindi ko na po babasahin, no? Deuteronomy 19, sa Proverbs 19, tsaka sa chapter 21 ng Proverbs, no? Kasi ito po, yung mga anak natin, ito po ay extension, di ba? Yung mga anak natin, extension ito ng buhay ng kanilang mga magulang. Tsaka nung ancient world, including yung Israel, yung punishment talaga daw sa mga nagbibigay ng mga false accusation, yung mga maling paratang, ay talagang severe. Kaya inihulog yung mga asawa, tsaka anak, ito ay para wala nang, kumbaga sa atin ngayon, ay wala nang gagante, wala nang babalik. No, wala nang, yung diba sa, sabi, naririnig natin, ubusan ng lahi. Diba? Pag pinatay mo yung isa, ubusin ng lahi. Parang ganyan yan, mga kapatid eh. Yun. Para wala nang gaganti pa kay Daniel. Kaya lahat ng mga nag-false accusation kay Daniel ay pati mga anak nila at asawa nila ay inihulog po sa leon. Ano? Yung pong midrash, ganito po yung comment doon sa midrash. Yung midrash po, ito po yung isa ancient commentary of a Hebrew scripture. Ang sinasabi doon ay nagsasuggest daw yung mga nagsasuggest itong mga kalaban ni Daniel na kaya hindi kinagat si Daniel ay dahil hindi gutom ang mga leyon sa midrash. Ngayon ko nga lang to alam may midrash pala. Na, ayan. Pero makikita rin natin mga kapatid sa istorya ng sa Biblia, 'di ba meron doong si Akan? Naalala niyo si Akan sa Joshua 7? Ba si Akan, yung lahat ng kanyang family members
ay ano, ano yun, lahat yun dinestroy, di ba? Kahit yung mga kahayupan niya, yung kanyang tent, lahat yun, lahat ng kanyang family members dinestroy. Pero meron din namang sinasabi sa Deuteronomy na yung father shall not be, mo siya lang, hindi ano, no? So merong mga ganyan ding mga talata din tayo masasabi, mababasa sa Biblia, mga kapatid. So, ang ano dito, conclusion ko, mga kapatid, is let God be God. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun na lang, no? Oo, hayaan natin ang Panginoon. Pag sinabi niya, lahat ng ano, lahat ay i-destroy. I-destroy, no? Kapag in-spare, in-spare. Kasi Diyos yan. Hindi natin pangungunahan at kakwestiyonin dahil God is God. So, dito sa first part, mga kapatid, ay laging ipinapaalala sa atin na we should lift God always, no? God is lifted up, mga kapatid. Next is verses 25 to 28. Ito na po yung ending, ano, mga kapatid. Ang subtitle is A Saving Decree and the Best Satrap. Babasahin ko po, verse 25. Nang magkagayoy, sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa, kapayapaay managana sa inyo. Verse 26, ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas, no? Everlasting, eternal, shy. Verse 27, siya'y nagliligtas at nagpapalaya, at siya'y gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa, na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Verse 28, gayon, guminhawa ang Daniel na ito sa paghahari ni Dario at sa paghahari ni Ciro na taga-Persia. So, himayin natin, no? 25 to 27. Nung una pa man, sinabi ko, di ba, ang storya ni Daniel ay merong involved na two decrees. Dahil sa instigation ng mga opponents ni Daniel against God, no, ay nagbigay ng decree si Haring Dario. Di ba po, mga kapatid? Kaya, itong si Daniel, ay yung book ni Daniel, ay consistently na nagtuturo sa atin na we should first and foremost praise God, at pangalawa lang ang yung sa servant. Tandaan natin, si Daniel ay servant ni Haring Dario. Pero, when it comes, mga kapatid, dito sa buhay natin ngayon, di ba sabi sa Biblia na yung ating mga batas dito sa kalupaan ay binigyan niya ng bindisyon ng Panginoon, no? Kailangan nating sumunod. Pero, if it will fit against the laws of God, doon tayo sa Panginoon, no? Kahit na hindi natin sundin ang laws dito sa lupa, if it will fit against the laws of God, doon tayo sa Panginoon. At yun ang ginawa ni Daniel, ano, mga kapatid. Walang pagduduna na si Daniel ay unang-una kailangan niyang purihin ang Panginoon at magtiwala sa Panginoon. Dito rin sa verse na ito na nabasa natin, laging sinasabi ni Daniel, ani King Darius, ang tatlong mga punto. Ito rin ang dapat nating laging isaisip, mga kapatid. Tatlong punto doon sa binasa ko. Sinasabi diyan na ang Panginoon ang buhay na Diyos at siya ay
eternal, magpawalang hanggan. No? God is the living God and He is eternal. Second, ito ay namutawi to sa ano ha, kay Haring Darius, no? Dahil ang Panginoon, ang buhay na Panginoon na Daniel ay eternal, ang kanyang dominion ay walang katapusan, no? Because God is eternal, His dominion will never end. Pangatlo, punto. Accordance with His nature, God saves in miraculous ways. He is the one who saved Daniel from the lions. Okay. Hindi ko alam sa inyo mga kapatid kung nasubukan o naranasan nyo na na kayo ay ilagtas ng Panginoon in a miraculous ways, no? Kasi may kanya-kanya tayong mga experience sa buhay. Oh, minsan pit na ng danger, pero ako may naranasan kami ni Papa, gusto ko lang din i-share sa inyo mga kapatid. Nagmomotor papunta sa Makati. Tapos one time, doon sa may dito sa Pasay, bago siya yung business diyan papuntang pag ganun, biglang na-topple down, natumba kami ni Federico. Maaga yun eh. Maraming mga bus dyan, mga kapatid, mga kotse. Nandito kami sa lane na dito, tapos doon kami natumba. Buti na lang, mga kapatid, talaga, walang bus sa likod namin at walang kasunod na mga kotse. Kung merong mahagibis na mga bus doon at kotse, siguro patay na kami ni Brother Federico noon pa man. No? So, we thank the Lord for that, ano, talagang saving, He saves our life that moment, mga kapatid. Pag pinakinggan natin to, yung tatlong punto na sinasabi ni Daniel, parang sasabihin natin na, oh, na-convert na yata sa Judaism si Haring Dario, di ba? Kasi yun yung ano nila noon, Judaism. No? Parang katulad din ni King Nebuchadnezzar. Bakit kinikilala niya ang si Daniel, yung Diyos ni Daniel na buhay na Diyos, ano? Parang na-convert sila sa Judaism. Parang sa atin ngayon, oh, parang na-convert yata yung Muslim yung, pero sa the way na nagsasalita siya, parang na-convert siya sa Kristyanismo. Di ba? May naririnig na ba kayong ganyan? Kahit na hindi naman Kristyano, pero the way he talks about our living God, parang Kristyano, na-convert sa Kristyano. Di ba maganda pa, mga kapatid, na naging instrumento tayo ng conversion ng isang tao? Oh. Si Daniel, talagang ako naniniwala na parang talagang na-convert, no? Bakit nila kinikilala ang Diyos ni Daniel na buhay na Diyos? No? Dahil sa ipinakita na buhay ni Daniel, mga kapatid. May living example kay Daniel. Kasi kung si Daniel ay hindi ganoon, natapat na lingkod ng Panginoon, yung mga hari na yan, ay hindi rin nila makakilala na talaga yung Diyos ni Daniel ang buhay na Diyos, mga kapatid. So challenge yan sa atin ngayon, mga kapatid. Sa ating paggawa ng ating mga everyday na ginagawa in our own little way, no, maipapakilala natin na yung Diyos na pinaglilingkuran tayo ng buhay na Diyos, 'di ba? Etong si Brother Conceal, mai-share ko lang sa inyo. One time nagtitinda yan ng mga diyan sa palengke, dito sa may bakery sa kanto, 'di ba? Yung diyan, nag-aalok siya minsan doon. Nandoon ako bumibili ng gulay doon sa isang yung may anak siya na parang pipe. Kilala niyo yun, yung palikot doon kay Brother Willie na bahay. Inalok ni Brother Conceal, sabi niya, Bisaya man kasi si Brother Conceal. Bibili ka ba? Sabi niya, ay hindi muna. Nung pag-alis ni Brother Conceal, ang sabi sa akin nung tindera, alam niyo, Brother Conceal, maganda ang ano mo doon. Kung hindi mo lang alam, pero ngayon ay ibibigay ko sa mga kapatid yung testimony mo. Napakaibait niyang taong na yan. Ganun ang sinabi niya sa akin. Hindi ko sinabi, naka-brother kita, ha? Pinayaan ko lang siya magsalita. Sabi niya, napakabait ng taong yan. Napakasipag, tsaka magalang. Oh. Diba, Brother Conceal? Tignan mo, yung naging testimony mo dun sa tindera. Oh. Diba, yun yung mga kapatid. Hindi man ka-grand yung ating nagawa, na gaya ni Daniel, pero sa pang-araw-araw nating mga gawain,
ay pwede at may ibang tao na magsasabi na ikaw ay kakaiba, di ba, mga kapatid? Ayun. Sinasabi na itong career, yung career ni Daniel ay ano, nag-outlast siya ng ano, hari ng dalawang two kings, sa Babylonian at sa Persian empires, no? In-outlast niya 'yan. Kaya ang sinasabi, yung mga kaharian na 'yan ay nagbabago, pero yung mga tapat ay nananatili, no? Gaya ng ating Panginoon who is eternal. Kaya sabi doon sa pinaka-last verse, no? Sa 28, ano sabi doon? Hanggang sa paghahari ni Ciro, di ba? Ang Daniel na ito. So parang it implies na si Daniel ay nag-prosper din hanggang sa paghahari ni Ciro. So after ni Dario, si Haring Ciro ng Persia. So nag-prosper pa din doon si Daniel. Tingnan niyo po, na-outlast niya yung tatlong kaharian, no? Mga kapatid, nakahanga-hanga mga kapatid. So, I would like to summarize sa tatlong, ang teaching na ito, sa lessons, yan. Unang-una mga kapatid, yung conflict na ito ng storya ni Daniel, it is a conflict between two unchangeable laws. Sinasabi, itong tayo mga tao, nagpe-pretend tayo na yung ating law dito sa lupa ay hindi mababago. Pero ang katotohanan mga kapatid, only God's law is unbreakable and permanently abiding. No? Siya lang po yung hindi mababago, mga kapatid. Tandaan natin yan. Kasi dito sa batas natin sa lupa, pwede nila yung i-repeal o anong tawag nun? May term sila sa, ha? Baguhin, di ba? Pwede nilang, hindi na yan. Ito na, bago. Sabi ni Sally, sa Thailand, ang dali daw magbago ng mga batas doon. Overnight. Kaya kunyari, ito yung batas nila. The following mga ilang days lang, iba na naman, nalilito na sila. No, nagpa-process sila ng mga working visa nila, mga ganun. Iba na naman ang requirements, iba na naman daw yung batas. Ang bilis daw magpalit ng batas. Kasi hari yung sa kanila, di ba, kingdom. Oh. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang mga kaharian na yan, no, hindi yan, na, nagbabago yan. May iba ang mga hari na uupo dyan. Only God's law is eternal and permanently abiding. At tandaan din natin, mga kapatid, na yung ito is a conflict of worship. Diba? Sinasabi na kung sino man ang, ano, nung una, kanya bukod sa, kung sino man ang hindi yumukod dyan sa ginawa mo, diba? Ay ano, parurusahan. Kung sino ang manalangin maliban sa iyo at sa ibang Diyos, diba? Ay ano, merong parusa. So, it involves, ano po, worship. Yung Exodus 20, verses 2 to 6, dyan ay ano, pinapakita dyan kung sino yung true God, mga kapatid, at yung proper way kung paano sasambahin ng ating Panginoon, di ba? Kaya yung attitude po ni Daniel is very unquestionable. Yung loyalty niya sa ating Panginoon, he sets a good example for us to follow, mga kapatid. At tandaan din natin na sa in the end, in the last days, ito pong worship, ito rin po yung yung magja-judge. Dito tayo i-judge in the last days, di ba? Ikaw ba ay pipiliin mo ang sumamba sa tunay na Diyos o hindi? Sa Revelation, di ba, sinasabi dyan na yung conflict sa last history is, will be centered on worship, mga kapatid. So, kahit nung panahon pa rin ni Daniel, nag-set na siya na example sa atin. Kasi, in the last days, yan din po ang ating pagbabasihan sa atin. Sino ba ang ating pipiliin? Buhay na Diyos o hindi? Sino ang sasambahin mo? Totoo o yung sa beast? Oh, mga kapatid. So, tayo, kung natatakot tayo ngayon, dapat hindi na tayo magkaroon ng agam-agam, no? Kasi ang dami ng mga istorya sa Biblia. Si Daniel,
is the best example na ano, na nagliligtas ang Panginoon at saka yung sa tatlong kanyang kaibigan, mga kapatid. Pangalawa, is yung pagtitiwala ni Daniel sa kanyang Panginoon. Sabi doon, sa istorya, makikita natin yung contrast ni Daniel tsaka doon sa kanyang enemy. Unang-una, yung mga enemy, pumunta sila sa kay hari, unang-una nagbigay sila ng ano, okay, live forever. Paggalang, customary greeting sa hari, binigay nila. Yung sumunod na pagpunta nila sa hari, wala na. No? Sinasabi nila sa susunod na, oh, did you not? No? Hindi mo ba sinabi, di ba? Sinabi mo, kumbaga sa ating termino ngayon, di ba sinabi mo, oh hari, na ganito, ganyan, ganyan. O, di ba? Wala na yung customary greeting. Pero si Daniel, makapkapatid, ano, kahit na nandoon pa siya sa pit, ay ano, very polite si Daniel. Throughout the sa istorya, napaka-polite ni Daniel, mga kapatid. So, kahit doon pa siya sa pit, sabi niya, O King, live forever. So, ito ay nagpapakita na si Daniel ay hindi galit kay Haring Dario. Wala siyang galit kay Hari, no? Kasi naniniwala siya na ang kanyang buhay is nasa kamay ng Panginoon. Ano sabi nga? My life is in your hand. Sabi nga, lagi natin inaawit, my life is in your hand. No? So, kahit na siya ay tinest, siya pa rin ay nananatiling courteous, magalang, at nagpapakita pa rin siya ng kindness at yung forgiving attitude, forgiveness, mga kapatid. Sinasabi ko, ang hirap namang gayahin ito dito. Nag-iisip ba kayo ng ganyan? Ang hirap yatang gayahin yung dito. Baka tayo pag inihagis na kung saan-saan, ang dami na nating mga sinasabi, no? Pero si Daniel, hindi eh. Oh, hindi ko alam, mga kapatid, no? Kayo ba naisip niyo yun? Ako naisip ko habang binabasa ko to, magagawa ko ba ito? Na, minsan, di ba, pag may problema na tayo, nananatili, pag may umaway sa atin, mananatili pa ba tayong courteous? Pag may nagpakita sa atin ng ano, na hindi maganda, mananatili pa bang magpapakita tayo ng kindness? Oh. Pag meron nag ano, meron nagkasala sa atin, magbibigay ba tayo ng forgiveness? Oh, mga kapatid, ano? Kaya emulate natin si Daniel. So unang-una ay ang pangalawa yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon, ano mga kapatid. At ang pangatlo, na yung pagpoportray kung ano ang ating Panginoon. No? Dito sa both the Hebrews and the foreigners, nagbigay sila ibinigay, pinakilala nila kung sino talaga ang tunay na Diyos ni Daniel. Ang sabi sa Daniel chapter 2, ang buhay, ano, is, He is the God of heaven. Ang sabi sa Daniel chapter 4, King of heaven. Yan yung mga accolades, no, na ibinigay ng both ng Hebrew at ng mga foreigners sa tunay na Diyos. Una, King of heaven. God of heaven. Ancient of days. Kay Brother Ricky yun, sa chapter 7. Ancient of days. Sa chapter 4, Most High. Sa chapter 3, Most High God. Oh, tignan mo yung accolades na binibigay ng mga foreigners sa ating buhay na Diyos. Kaya, kanino ka pa ba? Sa buhay na Diyos o sa hindi buhay na Diyos, mga kapatid? Ano? Ito, mga kapatid, yung mga leksyon na ibinibigay sa atin kay Daniel. It's a challenge for us ngayon, mga kapatid. Ano? Challenge ba? Makakita nyo na challenge? Na challenge ba sa buhay nyo? Yung ipinakita? O gusto nating gayahin si Daniel, ano mga kapatid? Kung tatanungin ko kayo mga kapatid, sa isip nyo na lang mga kapatid ang kasagutan, ano ba ang mga katangian ni Daniel sa panahon na siya ay nandoon, siya ay inaakusahan ng hindi totoo, na siya ay inihagi sa yungib ng leon? Ano sa mga natutunan natin last Friday at ngayon ang gusto nyong
maging nasa inyo rin nakatangian ni Daniel. Ano mga kapatid? So, pili na lang tayo mga kapatid. Ang dami nun, no? Pili tayo. Kung kaya nating lahat, why not? Ano? Oh. Hindi imposible. Sa tulong ng Panginoon, mga kapatid, kaya nating ma-overcome lahat, no? Kaya din natin siguro ang mga katangian na gusto ni Daniel. At yun din po ang nais ng Panginoon sa ating lahat. Be like Daniel. Magandang gabi po, mga kapatid. Bilang tugon para sa ating mensaheng narinig ngayon, atin pong kantayin ang To God Be the Glory, hymn number 227. 227. To God Be the Glory. To God be the glory, greetings he hath done. So long is the world, he gave us his son, who yielded his life, atonement for sin, and opened the life gate that only go in. Praise the Lord. Our God, the Most High God, God of Heaven, kami po ay nagpapasalamat, Ama, na muli pa ay ipinaalala mo sa amin kung gaano kaimportante na kami ay manatiling tapat at nagtitiwala sa inyo, sa inyong kapangyarihan dahil kayo ang aming buhay na Panginoon at sa aming pang-araw-araw na duties and responsibilities na gaya ni Daniel ay makita sa amin ang mga katangian ng papapakita ng kabutihan, ng katapatan, at ng pagpapatawad. At ngayon, mga kapatid, sa ating pag-uwi, manahin natin ang mapayapang paikisama
ang banal na espiritu, ang kanyang pagliligtas, at muli po tayong ibalik sa araw ng bukas upang sama-sama nating sambahin ang ating buhay at tunay na Diyos. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin, sa pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen.